Mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon ang pagpasok ng senior cashier na si Jamilyn sa isang universidad sa Baguio City. Kada araw, samot-saring kliyente ang kanyang kinakaharap at dapat lagi itong nakatutok para hindi magkamali sa pagbibilang. Pero tuwing mayroon itong buwan ng dalaw, tila wala itong ganang magtrabaho. Usually, first day, yung irritable ka o kaya hindi maganda yung pakiramdam mo. Kaya madalas gusto mo na lang hindi pumasok, diba? Pero hindi naman pwede. At kung malala ang buwan ng dalaw, naghahain ito ng sick leave. Ang problema, limitado lamang kung ilang beses lang silang mag-sick leave. Kaya naman, suportado niya ang panukalang menstrual leave ordinance sa Baguio City. For us women, di ba, importante na nabibigyan natin ng halaga yung health natin. Especially as meron tayong menstrual periods. Most of us experience yung menstrual cramps, dysmenorrhea. So, that ordinance will be a great help sa atin. Ang nasabing panukalang ordinansa ay akda ni SK President John Ray Mananeng. Layo nitong bigyan ang mga kababaihan ng 2 araw na leave para sa mga may buwan ng dalaw at bayad ang kanilang pagliban ng 50% ng kanilang basic salary. For the reason that the first, most of our workers in the city are from the women sector or ang ating mga kababaihan. And moreover, 20 years old to 35 years old ang major number ng ating population. That's the reason why in these times, these are the stages where menstruation is strong or current na nararanasan ng ating mga kababaihan. Wherein, there was a research na nagsasabi na itong menstruation during the first 2 days, marami sa ating mga kababaihan ang nakakaranas ng menstrual cramps and dysmenorrhea. Hindi pwedeng kumuha nito ang mga buntis at menopause. Pinag-iisipan naman kung paano ito hindi maabuso at kung paano ito ipapatupad. One thing that we are looking into is of course for medical records. So we might require employees to show medical records that they really need to take rest during their times na nagkakadismenorrhea sila or nagkakamestral. Ayon kay Baguio City Health Officer Dr. Celia Flor Brillantes, hindi madali para sa ilang kababaihan ang pagkakaroon ng buwan ng dalaw. Menstruation is a biological process of a woman. It's a period that exists monthly. And some will experience abdominal cramps, pain, dizziness perhaps. May extreme cases na nahihilo sila, no? However, pagka ganun, we need to manage that girl or woman, no? We see why he's experiencing such ma. Pwedeng may anemia siya and hindi niya kaya mag-lose ng a lot of blood, no? Nasabing panukalang ordinansa ay alinsunod sa Section 14 ng Article 13 sa 1987 Constitution. Natiyakin ang ligtas na kondisyon sa pagtatrabaho ng mga kababaihan at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. There may be times na siguro pwede mag-absent but not the whole time of the month na time of the menstrual period na mag-absent ka. No? Nakapasa na ang panukalang ordinansa sa unang pagbasa sa Konseho ng Lungsod at nakatakda pang magsagawa ang Konseho ng Konsultasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa ikalawa at ikatlong pagbasa. Maaalalang mayroon na ring menstrual leave ang pamahalaang panlalawigan ng probinsya ng La Union para sa mga provincial employees. Ito ay sa bisa ng Executive Order No. 25 na pinirmahan at ipinatupad ni La Union Governor Rafael Raffy Ortega David noong Oktobre taong 2022. Isinusulong na rin ang menstrual leave sa Senado sa ilalim ng Senate Bill No. 1545 na inihain ni Senator Bong Revillian noong Nobyembre ng nakaraang taon. At House Bill 7758 na inihain ni Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas sa Kamara noong Marso noong nakaraang taon din. Almira Marasigan para sa Luzon Headlines.